Saan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, na-report, yes, na-report pero siya sa... Pero mo kanina, okay. Na-report ko sa pera. Loloko mo kami. Mr. Chair. Mo kanina, okay eh, di ba? Mo parang walang problema eh. Everyday, chine-check mo eh. Mr. Chair, Mr. Chair. Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman no, po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Day before she died, ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawang-sawa na kami mag-hearing dito. Senator Raffy Tulfo, tila hindi makapaniwala na ganito ang magiging reaksyon ni Senator Joel Villanueva matapos niyang muntikang paiyakin ang mayabang na recruiter ng nasawing OFW o ang kababayan nating sa Kuwait sa ngalang Jollibee matapos halayin ng kanyang mga amo dahil sa walang ginawa ang mayabang nitong recruiter at matapang pang nakipagsagutan sa harap mismo ni Senator Raffy Tulfo. Report. So nagsabit ng report. Yes, sir. Mayor. So anong ginawa niyo na malaman niyo na may halimbawa na lang? Siyempre, tinanong ko yung... Kaya nga eh. Kasi patay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya. Pwede pang ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa position tape. Sa mga susunod na eksena, makikita kung papaano makikialam at aawat si Senator Francis Tolentino para lang pagsabihan upang ibaba ang kanyang boses kung sasagot ito sa mga kapwa nito, Senador. Just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, sir. You cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Chair. Calm down, boys. Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Hindi naman nagpadaig ang mayabang na recruiter sa kabila ng maiinit na salitang binibitawan ni Senator Raffy Tulfo at lalo pang tumaas ang boses habang nakikipagsagutan sa mga kaharap nitong senador. Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako! Yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita, kitang pinasalita, siguro. Isang oras ka ata ng salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Akin na bilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yun pala, binudul-budul mo kami. Mr. Chair... Narito, at sabay-sabay natin panoorin ang buong detalye ng video kung paano nakastigo ang mayabang at pabayang recruiter ng nasawing OFW. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. I'm sure bago nangyari itong pananakit kay Jollibee, meron na siyang mga ginawang pagkukommunicate sa inyo, sa FRA. Bakit wala po kayong ginawang aksyon yung inyo pong kumpanya? Mr. Chair, allow me to reveal po yung total story dito, yung complete and the truth. No sir. Nung mga nakaraan, I'm sorry, I thought nung una ikaw talaga ay representative ng mga OFWs. Yung pala, ngayon ko lang nalaman, representative ka ng isang recruitment agency. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy na. Yes, sir. Direct to the point. Sir, pakisagot na. Yes. I'm not gonna give you meron, the meron, meron para po magpasikat dito at parang nalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you were not. Alam mo, ganito yan eh. Ang isang victim, okay, even before she becomes a victim, meron ang pahiwatig yung predator. Okay? Meron dyan una, pahipo-hipo lang. Doon pa lang, yung OFWs natin, I'm sure they would have she would have contacted you already. Meron na yung sinasaktan na siya, kinikwelyuhan na siya, or minumura na siya. Doon pa lang, yung OFW should have communicated that to you. Or, it should be the other way around. Nagtatanong kayo sa kanya, I'm sure sinasabi niya, kung marunong lang kayo magtanong, o baka nagsisinungaling ka. Kasi kung tinanong mo, kumusta ka dyan, ano ang treatment sa'yo ng mga amo mo, anong kalagayan mo dyan, I'm sure Jollibee would have said to you na, oo nga, itong anak ng amo, salbahe to, si amo mabait, pero itong anak ng amo, salbahe, bakit? O sige, usap tayo. Di ba? Pero hindi nyo ginawa.
Yes, Your Honor. Yung official report talaga sa amin, there is a relationship po talaga. That was a false relationship. Meron po silang relasyon, kaya nga po, okay, sabit po ng report. So, nagsabit ng report? Yes, Your Honor. So, anong ginawa nyo nung malaman nyo na meron, halimbawa na lang? Okay. Granting na talagang totoo yung sasabi mo at hindi ka nagsinungaling. Yes, Your Honor. You're not lying to your thief. Yes, Mr. Okay. Chair. Ganun nga talang nangyari. So, bakit wala kayong ginawang hakbang na alam nyo naman bawal ang isang OFW makipag-relationship sa kanyang amo? You should have done something. But you did not, right? Mr. Chair, tinago po ito sa amin. Nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, ang point... You mean after the fact? Yes, Your Honor. Kasi sa amin po... Then that's BS. After the fact na nalaman na may relationship, sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong... Sa embassy po, after na namatay po siya. Kasi, siyempre, tinanong ko yung... No, kaya nga eh, Mr. Chairman. Okay. Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya. Just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, sir. You cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Chair. To tone down your voice. Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Just a very quick intervention. Kay attorney, no? You made mention all these things that you're talking about, and we're kind of surprised, you know, kasi you cannot just make statements like that without any proof. Tama si Mr. Chairman, overwhelming proof. But granting without admitting that you are correct, is there an abuse? May abuse na eh. Anong ginawa nyo? 17 years old and 35 years old, wala kayong pagdududa? All of a sudden, hindi, okay na, I'll take what it is. Ano sabihin ng FRA? You take it what it is? A day before eh, January 20, 2023. Yes po, Mr. Chair. Tiranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo, na may dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, na-report, yes, na-report pero siya sa... Pero sinasabi mo kanina, okay. Na-report po sa parents. Naloloko mo kami. Mr. Chair. Sinasabi mo kanina, okay eh, di ba? Parang walang problema eh. Everyday, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung ibig ko po sabihin, nung na-report po yung insidente na yan, sa parents na po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na that's may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair, am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Day before she died, ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari. Araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Mr. Chair, madami pa po, Mr. Chair. Pero so therefore, alam nyo na pala na may nangyayaring hindi tama. Then you should have held her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo, Julie B? Mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked her. You should have counseled her. You should have talked to the employer, but you didn't do anything. Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita ka ng pinasalita, siguro. Isang oras ka ata nagsalita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Hindi nabilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. Atin mo nang tatapusin dito ang inyong panonood. At akin mo nang kukunin ang inyong panig sa inyong napanood. Ikaw, sa tingin mo, nagsasabi nga ba ng katotohanan ng recruiter ni Julie B? O talagang nagsisinungaling lamang ito gaya ng hinala ni Senator Raffy? Komento sa baba ang inyong reaksyon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli.